Magandang araw po sa inyong lahat. Nandito po muli ang inyong kaagapay sa Elementary Mathematics, Lito sa inyo rin. Sa araw pong ito, ang ibabahagi ko po sa inyo ay tungkol sa area. Sa ngayon, ang mga grade 6 pupils po ay nasa area of composite figures na na-topic. Pero bago tayo dumako doon, siguro dapat magkaroon muna tayo ng balik-aral o review tungkol sa ibig sabihin ng area. Ano ba ang area at ano ang meaning nito, ano ibig sabihin nito, at ano-ano ba yung mga units na ginagamit sa area. So doon po muna tayo magsisimula para ma-establish natin yung mga prerequisite knowledge bago tayo pumunta doon sa area of composite figures. Okay? So, simulan po natin. Ano ang ibig sabihin ng area? And dito muna tayo sa kanyang definition or meaning. So, sabi niya, area refers to the number of square units which cover a plane figure. So, area refers to the number of square unit. So, tumutukoy ito kung ilang square unit, kung ilang kwadrado yung maaaring masakop ng isang plane figure. Okay? Ano ba yung tinatawag na mga plane figures? Ito po yung mga basic shape natin, katulad ng mga squares, no? Mga rectangle, triangle, circle. So, yung plane figure po yung may two-dimensional figures o yung tinatawag na 2D. No? Okay. So, ano naman po yung square units? So, ito yung example po ng square unit para maintindihan natin. So, meron tayong tinatawag na square centimeter. No? Ang symbol po niyan is small, lowercase cm, tapos po may exponent na 2. Pag binasa po yan, square centimeter. No? Ayan. Meron din naman po tayong tinatawag na square decimeter. No? Ang symbol po niya ay lowercase na d, m, and then may exponent na 2. Square decimeter po ang basa po dyan. No? Meron din naman pong square meter. Ayan. Yung lowercase m tapos exponent na 2. No? Meron din po tayong square kilometer. Ayan. Lowercase din na km tapos may exponent na 2. Pag binasa po yan, square kilometer. So, ito pong apat na to, ito yung kadalasang ginagamit natin sa tinatawag na uri ng pagsukat na gumagamit ng ginagamit sa metric system na tinatawag na yung centimeter, decimeter, meter, kilometer. Yan po yung ginagamit sa metric system. Madali po kasing gamitin yung metric system. Eh, no? Pero meron din namang iba na tinatawag sa English system. Ito naman po yung square foot. Yan po yung symbol. Square yard, square miles. No? Pwede rin po yan. Okay? So, dito muna tayo mag-concentrate sa metric system. Kadalasan po ito yung ginagamit natin sa elementary. Pero binigyan ko rin po kayo ng knowledge about English system para ma-encounter nyo naman siya. At least may knowledge na po kayo. Okay? Gaano po ba kalaki yung isang square centimeter? Pag sinabi po natin square centimeter, no? Isang centimeter yung kanyang pagka-square o yung kwadrado. Isang kwadrado sentimetro, no? Sabi nga nun. Okay, square centimeter. Okay. O kuha po tayo ng panukat para medyo magkaroon tayo ng idea tungkol sa square centimeter. Meron po ako ditong tinatawag na ano? Meter stick, isang metro po 'yan. Yung centimeter po, ito yung maliit na 'yan. Ayan. Yung mula sa 5 papuntang 6, ayun, 0 hanggang 1, 1 hanggang 2, 2 hanggang 3, yan po yung centimeter.
Bali, mula po sa dulo, ito po yung 1 centimeter. Kaya, yung kwadrado natin, ganyan kaliit. No? Ayan, no? Pag sinukat natin. Itong maliit na to, na nasa board, yan. Halos yung laki lang po ng aking fingernail, no? Yung pagkakwadrado niya. Yan po yung 1 square centimeter na tinatawag. No? Sa non-standard na pagsukat, almost the size of a fingernail, kasi laki halos, no? Ayan po, iyan ang square centimeter, isang sentimetro kwadrado. Pag ganyan, isang 1 centimeter 1 centimeter 1 centimeter 1 centimeter, so lahat ng side niya ang measure 1 centimeter, kaya ang tawag dyan square centimeter. Ito namang medyo malaki-laki, ito naman po yung square decimeter. Ito po yung isang example ng 1 square decimeter. Ang sukat po nito, 1 decimeter, 1 decimeter, 1 decimeter, 1 decimeter. Kaya po tinawag yan na 1 square decimeter. Ang 1 decimeter po, halos nasa, ang katumbas niya po sa centimeter ay 10. Ayan po, ano, ayan o, yung 10. 10 centimeter, 1 decimeter po katumbas niyan. Kaya kung mapapansin nyo, 1 decimeter pa ganyan, 1 decimeter pa ganito, 1 decimeter pa tayo, ganyan. Kaya 1 square decimeter, ganyan po kalaki yan. Ano? So may mga panukat na maliliit sa square unit, meron din medyo malaki, meron ding malaking malaki, kagaya ng square meter. Madalas po natin naririnig yan, ano, square meter. Alam nyo po ba kung saan yan ginagamit? Madalas, no? Madalas naririnig natin yan sa pagsukat ng lote ng ating bahay, no? Okay, mga pag-aari nating lupa. Lote, square meter. Kaya pag tatanungin ka, ilang square meter yung lote nyo? Mga ganun, ano? Gano'ng kalaki yung isang 1 square meter? Ito pong ating ano, meter stick. Yan. No? Tayuan ko lang po para makita nyo ng buo. Ayan, itong drawing na to, no, mapapansin nyo 1 meter yan. 1 meter pababa, 1 meter pahalang, paikot, no? Ayan, kaya ang tawag dyan, 1 square meter. No? Nakikita nyo ba? Ayun, lalayo ko lang. Ayan, ganyan siya, no? Okay? So, 1 meter ganyan, 1 meter pa tayo. No? 1 meter pahiga, paikot. Kaya ang tawag dyan, 1 square meter. Yan. Tingnan nyo po yung board natin. Yan. So ito po yung 1 square meter. Tuturo ko lang po para nakikita nyo. Yan. 1 meter pa baba, 1 meter pa halang, 1 meter pa tayo, 1 meter pa halang. So 1 meter siya na paikot, kaya ang tawag sa kanya, 1 square meter. Isang metro kwadrado. Sabi nila sa, ano ba yan? Kastila ba yan? Isang metro kwadrado. Ayan. Naguhit po ako sa aming sahig. Ayan. No? Tatayo po ako para meron kayong idea gano'ng kalaki yung 1 square meter. No? Yan po yung 1 square meter. No? Kaya halimbawa po, ang lote nyo ay 50 square meter. Ibig sabihin, 50 na ganito yung isasalansan kasya dun sa lote mo. 50 square meter. Okay? Mayroong mga lote dito sa aming lugar, sa Towerville. Ang mga lote dito, 36 square meter. Ibig sabihin, 36 na ganito yung kasya sa lote mo. Okay? Meron naman 50 square meter. Meron mga malalaki, 100 square meter. Ibig sabihin, 100 na ganito yung kasya sa lote mo. No? O tatayo ako para may idea kayo. Ganyan kalaki. Halos isang malaking hakbang yung ano, 1 meter. Okay po? Naiintindihan, sana may idea kayo. No? Ito po yung 1 square meter. Ito po yung 1 square decimeter. Ayun yung pinakamaliit, 1 square centimeter. Ngayon siguro itatanong, bakit may maliliit? Bakit may malalaki?
Yung mga maliliit na square meter, square centimeter, no, ginagamit sa maliliit na bagay. Halimbawa po, susukatin natin yung area nitong itong takip ng tawag dito, cover ng notebook. Dahil maliit siya, square centimeter ang gagamitin natin. Maliit na panukat sa maliliit na bagay, di ba ganun? Kung kukuhanin natin yung area nitong cover ng notebook, so ang gamitin natin square centimeter. Bakit? Eh kasi maliit lang siya. Maliit na panukat sa maliliit na mga bagay. Eh paano sir kung ano, kung itong area ng table ng kukuhanin natin, yung ibabaw na to, gaano kalaki yung area ng table? So ang gagamitin natin diyan square decimeter, no? Square decimeter. Medyo malaki-laki na ng kailangan natin. Kasi kung gagamit tayo ng square meter, eh sobra-sobra, no? Okay? Medyo maliit yung lamesa natin kung square meter. Kaya may maliliit na panukat sa maliliit na mga bagay. So dapat marunong din tayo kumilala. So yan ang ibig sabihin, no? Pagsusukat tayo ng area, depende sa bagay na susukatin natin. Tandaan po, ha? Sa pagsukat ng area, yung unit na gagamitin mo, depende sa susukatin mo. Okay? May mas malaki pa ba sa square meter? Ito, 1 square meter. Meron tayong tinatawag na square kilometer, no? Gaano kalaki yung 1, yung isa lang na square kilometer? Naku po, napakalawak na nun. Ibig sabihin, isang kilometrong, halimbawa, ito yan, no? Isang kilometrong pa ganyan, isang kilometro, isang kilometro, isang kilometro, isang kilometrong paikot. Halos, siguro sa isang maliit na barangay, maaaring masakop niya na yung kalahati nun, ano, kung sa isang pangkaraniwang barangay lang. Napakalaki na ng 1 square kilometer. Okay? So, limbawa, ang susukatin natin yung cover ng notebook, eh gamitin natin yung square centimeter kasi maliliit lang yan. Parang ganito lang yan sa blackboard natin. Imagine niyo yung daliri ko, no? Para lang sinlaki ng aking fingernail. Yung 1 square centimeter naman, decimeter pala rather, no? Correction, decimeter. 1 square decimeter, halos sinlaki ng aking palad. About the size of my palm. No? O ganyan yung pagtansya sa non-standard unit. Huh? Okay. So, ayan po. So, kung susukat naman tayo ng lote natin, no? Dahil medyo maliit lang naman yung lote natin, so square meter naman yung gagamitin natin. Ano? Eh, saan naman gagamitin yung square kilometer? Pagsukat ng anong area? Siguro, pag sumusukat ka na ng isang probinsya, susukatin mo yung area ng probinsya ng buong Bulacan, gagamit ka na square kilometer kasi ang lawak ng buong Bulacan. Okay? O kaya naman, buong Pilipinas na yung susukatin mong area ng lawak ng nasasakop ng Pilipinas, o gagamit ka ng square kilometer. Tandaan po natin, mga maliliit na panukat sa maliliit na bagay, malalaking panukat sa malalaking mga bagay, ganun lang po siya, no? Para madaling gamitin. At bukod sa metric system, meron din pong square foot, square yard, square mile na tinatawag. Okay? So sana po naiintindihan nyo na ngayon yung ibig sabihin ng area. Balikan lang po natin. Refer to the number of square unit which cover a plane figure. Tumutukoy ito kung ilang square unit, kung ilang kwadrado yung masasakop ng isang plane figure. Yun po yung area. No? Lugar na nasakop, area. No? Halimbawa po, itong aking classroom. Atensya na po kayo, maraming gamit, ha, kasi nag-aayos po kami ng module. No? So, Pagsusukatin natin yung aking classroom, anong gagamitin natin? Square centimeter, square decimeter, square meter, o square kilometer? Okay, dun po sa sumagot na square meter, very good po kayo. Square meter, gagamitin natin sa classroom. Malaki-laki na to, eh, no? Okay. Dun po sa cover ng notebook, o dito tayo sa square centimeter. Eh sa ibabaw ng table, no? Yung table na yan, ano gagamitin? Ito lang yung square decimeter na ito. Okay? Ayan. So maliliit na panukat sa malalaking mga bagay. So ito po yung mga example na square unit natin. Sana nagkaroon kayo ng konting idea, no?
Kaya pag sinabi yung lote nyo ay 36 square meter, ibig sabihin 36 na ganito kalaking area yung magkakasya sa lote nyo. Pag ang lote natin ay 50 square meter, ibig sabihin 50 ganito yun. Pag pinagtabi-tabi natin, isa sa lansan. Okay po, may idea na po ko sa area. Refer to the number of square unit. Palaging square unit. Okay? So sana po meron kayong natutunan bilang panimulang pag-aaral natin sa area of composite figure, yung word na area muna. Sana alam nyo na yung area at yung iba't ibang square unit na ginagamit natin. Okay? So salamat po sa inyong pakikinig at salamat po sa Diyos sa kanyang kaloob ng mga karunungan.